morning, everyone. So welcome to another house tour vlog here in Imus, Cavite. So isa na naman ito sa project namin dito sa pinaka-exclusive subdivision dito sa may Imus. So samahan nyo ako at mag-house tour tayo para makita nyo kung gaano kaganda itong bahay na to. Tara, let's go! Bago tayo pumasok, syempre, gusto ko munang ipakita sa inyo yung pinaka-trademark ng mga unit namin dito sa loob ng subdivision na to. Ito yung vintage mailbox. So, halos lahat ng mga unit na ino-offer namin dito sa loob ay meron kami ganitong vintage mailbox. Ayan, kita nyo naman kung gaano kaganda, naka-gate na yung ating unit. Kung ano yung makikita natin dito sa bahay na to, ay yun yung mismo yung turnover kasi ito yung RFO na. Tara, pasokin natin at samahan nyo ako. Ayan, so dito sa ating entrance, yung sa aking harapan, meron tayong mini pocket garden dyan. At dito naman sa aking kanan, ito yung kanyang two-car garage. Tara. Pansin nyo, ano, ang ganda ng color, yung combination niya. Ayan, dito tayo ngayon sa kanyang garage. Dalawang car ang kasya dito, dalawang sedan lang. Pagka SUV, isang SUV, tsaka isang sedan lang ang kakasya. So bago tayo pumasok doon sa loob, tignan muna natin yung kanyang service area. Tara. Ito yung way na papunta doon sa service area kung saan nandito sa ating kanan yung kanyang nanay, yung sliding door. Ayan, papunta doon yan sa loob. Pero dito muna tayo sa service area niya. So ito, mini pocket garden siya. May mga naka-install na rin tayo dito ng mga gripo. Ayan. So ito yung service area kung saan makikita nyo, no? Meron tayong naka-install dito na water tank. Siyempre, alam naman natin, minsan nawalan tayo ng water, yung supply. At least, meron na tayo naka-imbak na tubig dito. 700 liters siya ang laman po nito. Tapos, pwede nakaabang na po yung kanyang motor pump o yung pressure pump, no? Para umakit yung tubig. So, dito yung kanyang laundry area, service area. Yan. So, dito, pwede ka maglagay ng washing dito kasi nandito na yung nakaready na yung kanyang gripo. And andito naman yung kanyang saksakan. Ayan. Dalawa siya. Yun. So, yung iba, ginagawa nila, ini-enclose nila para dito i-extend yung kanilang dirty kitchen. So, tamahan mo ako ngayon at tingnan natin yung loob ng bahay para makita natin kung gaano kaganda. Tara! Ito tayo ngayon sa pinaka main entrance niya. Kung saan makikita nyo, yung ating lock set na ginamit dito, ay quick set, digital na siya, no? Ayan, battery operated. Halos lahat naman ng unit namin dito na ino-offer dito sa loob ng subdivision na to ay yung ginagamit ating main door is a solid wood, no? Ayan, makita nyo. Tapos yung handbar niya, sobrang ganda. Tara, samahan nyo sa loob. Ayan, ito yung pinaka-foyer niya. Ayan, yung space ang luwag. And yung ginamit natin na tiles dito ay 60 by 60 ceramics. Imported tiles po ang ginamit natin dito. So unahin ko po muna ipakita sa inyo dito sa aking kanan yung kanyang magiging living area. Ayan. Dito sa living area, mayroon na tayong nakaabang na portable saksakan. And ito po yung kanyang sliding door papunta doon sa lanay. Kung saan yung iikot natin kanina yung service area. At dito, ayan, mayroon na tayong tatlong window dito na naka
screen na siya, screen protector, para hindi pumasok yung mga insect o kaya yung lamok. Ayan. Ito yung living area niya. So, dito naman sa aking kanan, dito yung kanyang dining area. So, sobrang luwag, no, dito sa dining. Dito, nakapropose dito yung kanyang ref, no, refrigerator. And ito yung kanyang kitchen. Ayan. So, dito sa kitchen, meron na tayo naka-install dito ng mga hanging cabinet. Ayan, modular. Tapos dito, meron tayong dito mga cabinet din dito. Ayan. Dito yung ating stove. Kasi dito, nakaabang na rin yung saksakan ng gas range niya. Ayan. Yung ginamit natin dito, no, parang mosaic to eh. Hindi ko lang sure kung ano na yung exact na tawag dito. So, yung ginamit naman natin dito is granite. Granite tiles dito sa kanyang kusina. At yung mga brand na ginamit dito ay iLife. Alam naman natin yung iLife is branded yan. Ayan. So, ulit, halos lahat ng mga unit natin na ino-offer dito, isa lang naman ang nag-develop nito. Sila po ay 43 years na nang nag-develop. Diba? Sobrang trusted na. Kaya halos lahat ng mga unit na ginagawa nila ay sobrang ganda. Actually, ang daming mga bumili ng mga bahay dito sa subdivision na to. Nagawa nila. Ayan. Dito naman sa aking kanan, ito yung papuntang service area, no? Yung sa likod yung kanina nakita natin kanina. And ito, meron na dito naka-install na cabinet. Ayan. Lagayan ng mga grocery, no? Ganda, no? Ready na, no? At ito yung room dito sa baba kung saan ay pwede rin siyang gawing maid's room o kaya pwede rin siyang elderly room. Tara, tingnan natin. Yung door na ginamit is wood. Ayan. Ang laki naman ng space, no? Ayan. Minsan kasi, kung meron tayong maids, di ba? At least kahit dalawa, tatlo, kasya dito. O kaya kung meron naman tayong elderly na hindi na nakakakyat sa taas, ay pwede niyang gamitin to. Kasi dito, ayan, meron na siyang naka-installed na closet. Ayan, modular closet. At meron siyang sariling toilet and bath. And then dito, meron na siyang sariling window dito. Kahit hindi ka mag-aircon, ay pwede mo lang siyang buksan. And then dito sa taas, dito sa aking harapan, dito yung nakapropose niya na aircon. I think 1 horsepower is kasha na dahil meron na siyang nakaready na outlet. So ito yung kanyang toilet and bath. Dito ngayon sa ground floor, meron ditong powder room. Ayan. Kung saan makita natin, yung ginamit na materials dito ay mga imported talaga. Galing pa ito ng ibang bansa. Ayan, ang ganda. Ito yung pinaka-powder room niya. Bago tayo umakyat sa second floor, mapapansin nyo yung ceiling niya sobrang taas. Di ba? Nakaready na yung mga yung lagay ng ilaw, yung mga bibili na ang magkakabit ng sarili lang ilaw kasi minsan may mga buyer kasi gusto nila yung dim light lang o gusto nila yung medyo yellow. So, nasa buyer na yon kung anong ilaw yung kakabit nila. Pero bago tayo umakyat, no, pakita ko muna sa inyo, ito yung isang way, isang door. Kasi dalawa yung door natin, isa dito sa main entrance, ito naman yung door papunta doon sa kanyang garahe. Yan. Dito sa may ano, tabi ng door, meron ditong stock room. Yan. Sobrang luwag ng stock room. Actually, kaya ng aquel. Yan, tingnan nyo. Sobrang ganda. Yung ating ginamit dito na steps, no, yung wood, it's a solid wood. Ito daw ay apitong wood, no? Kaya talagang sobrang tibay at magtatagal. And yung ginamit natin na handrails dito ay steel bar, tubular. Tapos ito yung sa harap ay kahoy, no? Wood din siya. Apitong wood yung mga ginamit. Ayan. Sobrang lawak o sobrang lapad ng kanyang space pag akit dito sa may kanyang hagdan. And makikita nyo dito sa hagdan, meron na siyang parang pinaka-sunlight. No? Ayan. Para kung gusto mong magtipid ng kuryente para pumasok yung araw, i-open mo lang yung blinds o yung curtain para maging maliwanag dito sa loob.
Yan. Sobrang taas ng kanyang ceiling. Yan. So, dito na ngayon tayo sa second floor kung saan dito natin makikita yung tatlong room niya, yung master bedroom, bedroom 1 and bedroom 2. Tatingnan natin ngayon, nanayin natin yung sa aking kanan, ito yung kanyang bedroom 2. Tara. Yan. Dito, meron na tayo naka-install dito na vanity with a vanity mirror. And dito sa kanyang room, meron siyang dalawang bintana dito, o window, sliding window, na may naka-install na rin na screen protector. Yan. At dito naman, nakaabang na yung kanyang aircon na I think kasha dito, pwede dito 1 horsepower, no? Ayan, abang siya. Ang aircon na pwede dito ay window type. And ayan, mapapansin yung ceiling, sobrang ganda. So, ito na yung vanity, yung ganda, no? Meron siyang naka-install na cabinet. Ito yung modular cabinet. Ayan, ito yung another window here. So, yung pagbukas ng window niya, kasi dun sa kanan ko, slide dito naman ay palabas pa ganun siya. Ayan. Okay, so puntahan naman natin yung bedroom 2. Yung bedroom 2, dito to sa aking kanan. Ayan. Same din ng bedroom 1, meron siyang naka-install na vanity with a vanity mirror. And ito yung kanyang sliding window. Saan ay meron na rin na screen. Ayan. Ang lapad ng rooms. Dito na rin nakalagay yung abang na aircon natin na window type. Meron siyang saksangan dito. And dito sa aking side, dito pwede kayong maglagay ng TV dito kasi meron siyang nakaabang na cable at socket. And dito meron din siyang socket dito at telephone wire dito. Ganda. Tara. Dito ngayon sa pinaka hallway niya, dahil walang toilet and bath yung dalawang room, meron tayo ditong common area na toilet and bath. Which is ito siya. Ayan. Ang ginamit naming brand dito is a Posi. At mapapansin nyo yung ating shower room ay enclosed na. At sliding, no? Glass type ang ating in-install dito. Ayan. Ang ganda. And siyempre, yung ating shower, telephone shower ay ang ganda din, no? Branded, halos lahat ng mga kinakabit nating mga materials dito ay mga branded galing pa ng ibang bansa. Yan, so Posi ang brand, Posi. Yan. So, dahil wala nga sariling CR yung dalawang room, yung bedroom 1 and bedroom 2, ito yung kanila pinaka-common toilet and bath. So, last natin puntaan ngayon, itong kanyang master bedroom. Tara. So, halos lahat ng mga door natin, ng mga room, is wood ang ginamit natin. Ito. Ayan, mapapansin nyo, no? Sobrang laki ng area ng ating master bedroom. Dito sa master bedroom, meron na isang sliding window here na meron na rin siyang screen protector. At dito, another window po dito. Ayan, yung palabas yung kanyang bukas. And dito din po, another window ko po dito. Ayan. Dito naman nakaabang yung kanyang telephone line. Socket. At dito yung kanyang another saksakan dito. And yung aircon natin na dito naka-install yan sa kabilang side. Ayan. Pwede ka dito maglagay ng split type. Okay. Ngayon, yung master bedroom natin, meron na rin siyang sariling cabinet. Walk. Ayan. Modular cabinet. And ito yung kanyang vanity. Dahil syempre, ito yung master bedroom. Ang master bedroom natin, meron siyang sariling toilet and bath. Tara, check natin. Wow, ang nice. Ang ganda. So, yung ating toilet and bath dito sa master bedroom, meron na tayong bathtub. At ito yung kanyang shower. Ito yung kanyang gripo, no? Tapos ito yung kanyang pinaka, what do you call this? Ayan. Tibay nung handle. Ayan, meron tayong exhaust dyan. And, syempre, yung ating enclosed na ito, naka-enclosure na yung ating shower room. Ayan, ang ganda. Di ba? Hindi siya takaw space. Nice. Ito yung ating bowl na ang ginamit na brand dito is Cool, and then this one is Posi.
Ito, posy. Ayan. So, may nakisave na rin tayong mga salamin dito. And yung tiles na ginamit dito is ceramic. Pero ito sa kabilang side, no? Ang ganda ng ginamit nating tiles dito. Mapapansin nyo, ito siya. Ayan. And yung door, made in wood. Ganda. No? Ayan. Ito yung kanyang master bedroom. Nice. Sobrang taas. Sobrang lawa. Once again, so itong house na to ay single attached house and lot. Ito ay nasa isang exclusive subdivision. Meron tayong ditong 3 bedroom, 3 toilet and bath. Sa ground floor natin, meron tayong powder room. Ito po ay, ang lot area nito ay 150 square meter. Ang floor area nito ay 201.30 square meter. Alam nyo ba na sa subdivision na to, meron tayong mga amenities dito. Tulad ng clubhouse, meron din tayong swimming pool, meron din tayong basketball court, at ito ay located in the Grand Park Place Village dito sa may Imus. Alam niyo ba itong Grand Park Place Imus ay along Aguinaldo Highway lang. Kaya sobrang ganda ng location. Kasi bakit? Ang mga nearby dito tulad ng mga schools natin na malapit sa area, meron tayong ditong Academia Primera School, meron din tayong ditong Unida Christian School o Unida Christian College School, at meron din ditong Southern Philippine Institute of Science and Technology. And syempre, kung gusto mo mag-lasal, meron tayong Lasal Dasma kasi malapit na rin naman dito yung Lasal Dasma. Meron din tayong dito na, ang dami mga school na malapit na sa area. Pero kung hospital naman, ang hinahanap ko, dito lang sa tabi ng gate natin, sa main entrance, ay meron tayong dito ang City Imus Doctor Hospital. Sobrang ganda ng location kasi paglabas mo ng gilid, dyan na yung hospital. Yung mga malls and mga groceries na malapit dito sa area, meron tayong dito ang SM Hypermart Market Imus. Dito lang din yan. At meron din tayo dito ang City Mall, City Mall Imus, at dito din yung SNR Imus, at dito din yung Robinson Mall Imus, at mas malapit din to sa may District Mall. Ayan. Kung meron tayong SM Dasma, mas malapit na rin tayo sa SM Dasma. Ayan. Kaya sobrang ganda nung house natin na ito. Ayan. Kung naibigan nyo yung aming house tour o naibigan nyo itong bahay na ito, ay lalagay namin dyan yung presyo, yung at terms of payment sa description sa baba. Ayan. Kung kayo may mga concern o other, may mga katanungan kayo pa, rin na kami makontakt din sa number na yan. Yun. By the way po, no, bago tayo matapos sa pag-house tour. So kung nakipag-alam, my name is James De La Rosa. I'm from Asian Links Real Estate Marketing na nagsasabing thank you so much sa palagi niyong pagpapanood ng aming mga video. Ayan. Kung bago ka pala sa aming channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, pa-share na rin ng aming mga video and pa-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated doon sa mga bago naming mga house tour. Ayan. So, thank you. Thank you sa inyong pagsama. And thank you for watching. Bye!